Hello mga Kinspard, kamusta kayo? Welcome back to my channel. At sa vlog natin ngayon mga Kinspard ay pag-uusapan po natin ng limang dapat gawin para sa'yo lang mabaliw ang isang lalaki. At kung handa na po kayong lahat mga Kinspard ay mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang dapat gawin para sa'yo lang mabaliw ang lalaki is, hayaan mo siyang maging consistent sa pagbibigay ng effort sa'yo. Opo mga Kinspard, yung iba kasi dyan pinipigilan yung partner nila na pagbigay ng effort sa kanila. Opo mga Kinspard, yung iba lang naman, sinasabi nila, hindi, okay lang, wag na, okay na yan. Wag mo nang gawin yan, wag mo na akong bilhan ng ganyan. Hayaan nyo sila ka-inspired na mag-effort sa inyo sapagkat kailangan nilang masanay na maging ganyan sa'yo upang mas lalo siyang mabalo sa'yo sapagkat lagi siyang nag-i-invest ng effort, panahon, lakas at pera para sa'yo. At kapag nangyayari yan, hindi niya napapansin na mas lalo ka nang minamahal. Sukdo lang mabalo siya sa pagmamahal sa'yo, sa dami ng naibigay niya sa'yo, sa dami ng oras na ipinagkaloob niya sa'yo, effort na binigay niya sa'yo, ay hindi niya mapapansin na mas lalo siyang maa-addict sa'yo kay Inspire. Kaya hayaan mo lang na maging consistent siya sa pagbibigay ng effort sa'yo. May mga times na talaga namang ang isang lalaki, tagang masigasig, aggressive sa pagpapakitang gilas sa nililigawan niya o sa partner niya, sa babaeng mahal niya, hayaan mo lang ka-inspire. At kung ang partner mo naman ay hindi ganyan, eh maghintay ka lang ka-inspire. Darating din ang time na mag-i-effort at mag-i-effort yan sa'yo. Huwag mong pigilan at talaga namang i-enjoy mo lang kapag ang isang lalaki ay talaga namang nagpapakitang gilas sa'yo, ginagawa ang lahat, talaga namang mas lalo kanyang mamahalin kung ahayaan mo maging consistent siya na talaga namang mag-effort na mag-effort sa'yo. At ang pangalawang dapat gawin mga Kinspard para sa'yo lang mabaliw ang lalaki is, iparamdam mo sa kanya na kaya mo siyang iwanan at hindi ka maghahabol. O pa mga Kinspard, kailangan maparamdam mo sa lalaki yan. Kailangan makita niya, mapatunayan niya sa kanyang sarili na ikaw ay kaya siyang iwanan at hindi ka maghahabol sa kanya kapag nangyari ang ganung pangyayari sa inyong relasyon. Kunyari, naghiwalay kayo, o kaya naman nagloko siya, talaga namang kung anumang nangyaring problema, ay kaya mo siyang iwanan. Kailangan niyo pumasok sa utak niya, ka-inspired. Yun ang maramdaman niya sa'yo. Kaya ipakita mong huwag ka masyadong mahina, huwag ka masyadong maging needy sa kanya, huwag ka masyadong maging marupok, huwag kang palaging yes ng yes, matuto kang mag-no sa kanya, ka-inspired. Kailangan malaman niya sa'yo, napatunayan niya, na ikaw ay hindi mag-aabol kapag siya ay gumawa ng kapalpakan at kamalian sa'yo. O po mga Kinspard, na kaya mo kahit wala siya sa buhay mo, na kaya mo na iwan siya ka-inspired. Huwag kang tumulad sa ibang babae na masyadong mahina at marupok. Sapagkat ang iba, sila na nga ang niloko, sila na nga ang pinagpalit, iniwanan, inisahan, konting sorry, konting himas lang ng lalaki sa kanila ay okay na ulit. Sapagkat masyado silang marupok, hindi nila kayang iwanan yung lalaki, hindi nila kaya kapag wala yung lalaki, at kahit na yung lalaki ang nakagawa ng masama at kasalanan, sila pa ang maghahabol sa lalaki. Aba mga Kinspard, alam ko, lahat tayo nakakita ng ganyan. Masyadong mahihina, sila na yung ginawa ng masama, tinitake advantage na sila, sinasamantala na yung kahinaan nila, sila pa yung naghahabol at nagmamakaawa. Gumising kayo sa katotohanan. At tingin niyo ba mas pahalagahan kayo, mamahalin kayo ng lalaki kapag ganyan ka? Mas lalo kanyang bababain sa sarili mong respeto sa sarili mo ka-inspired. Mas lalo siyang mawawala ng respeto sa'yo. Mas lalo kang mawawala ng value sa mga mata niya. Pakita mo ka-inspired na may value ka sa pamamagitan ng ipakita mo at iparamdam sa kanya na anuman ang mangyari, lalo na kapag nagloko siya at gumawa siya ng masama, ay kaya mo siyang iwan at hinding-hindi ka maghahabol sa kanya ka-inspired upang ang lalaki ay magdalawang isip at magtalaga namang huwag gumawa ng mali o masama. Upang talaga namang ka-inspired, ikaw lang, sa'yo lang siya mabaliw. At ang pangatlong dapat gawin ka-inspired para sa'yo lang mabaliw ang lalaki is, panatilihin mo sa sarili mo ang pagiging misteryosa. O pa mga inspired, kailangan maging misteryosa ka pa rin. Kahit na matagal na kayo, kahit mag-asawa na kayo, at lalo sa mga mag-boyfriend, girlfriend pa lang dyan, kailangan panatilihin mo sa sarili mo ang pagiging misterious. Yes mga inspired,
Kailangan hindi ka niya ganong kalubos na kilala at hindi niya alam ang lahat sa'yo. May mga bagay ka pang hindi napapakita sa kanya. May mga bagay ka pang pwede mo siyang sorpresahin na hindi mo pa napapakita sa kanya. Na hindi niya alam na kaya mo palang gawin. Na hindi niya alam na meron ka pala. Na hindi niya alam na kaya mo palang ang ganong mga bagay ka-inspire. Kailangan matuto kang maging misteryosa. Upang lalaki talaga namang mas kilalanin ka pa. Ma-challenge sa'yo, isipin ka pa, at sa'yo lang siya mabaliw ka-inspire sapagkat ang pagiging mysterious ang isa mga sikreto upang mas lalong mahalin ng lalaki ang isang babae dahil mas lalo siya nang i-invest ng pag-iisip dito. Mas lalo siya nang i-invest ng lakas upang alamin pa kung anong meron sa babae na yon. Opo, mag-inspire. Kailangan maging mysterious ka sa abot ng iyong nakakaya. Ano man ang mangyari, kahit mag-asawa na kayo, kailangan may mga bago sa'yo. Kailangan huwag kang makilala na habang buhay hanggang tumatanda kayo, ganyan ka na. Kailangan magkaroon ng siya ng bagong curiosity sa'yo. Kailangan may mga bago kang matutunan, may mga bago kang magawa, may mga bago kang ma-achieve, may mga bago siyang isipin sa'yo upang hindi siya magsawa sa'yo at ikaw lang ang mahalin niya ka-inspired at sa'yo lang siya mabaliw at sa hindi sa iba ka-inspired. At ang pang-apat na dapat gawin ka-inspired para sa'yo lang mabaliw ang lalaki is, bigyan mo siya ng panahon sa sarili niya. Opo, mag-inspire, napakahalaga nito upang ang lalaki talaga namang mabaliw sa'yo. Sa'yo lang mabaliw sapagkat kapag siya ay binibigyan mo ng sapat na panahon para sa sarili niya, hindi mo siya masyadong pinaghihigpitan, ay palagi kanyang mamimiss ka-inspire at palagi kanyang maiisip. At isa yun sa mga paraan, diskarte, talaga namang teknik upang ang lalaki mas lalo kang mahalin. Sa'yo lang siya mabaliw sapagkat ikaw lang ang tatakbo sa utak niya. Dahil nga, masyado mo siyang binibigyan ng panahon para sa sarili niya. Huwag lang ng sobra-sobra ka-inspired upang ang lalaki hindi pa rin magloko. Kailangan sapat lang. Ipakita at iparamdam mo sa kanya na hindi ka masyadong mahigpit at nagtitiwala ka sa kanya sapagkat mahal mo siya. At sa ganung paraan ay mas lalo siyang hahanga sa iyo. Iisipin ka niya at sa mga panahon na malaya siya ay iisipin ka niya at ihintayin niya ang message mo or call mo or chat mo ka-inspired. Sapagkat sa mga panahong hindi kayo magkausap o magkasama, isa ka sa mga tatakbo-takbo sa utak niya ka-inspired. At kapag ka sobrang tagal na ng panahon na hindi pa kayo nagkakausap dahil masyado mo siyang niluluwagan, ay siya na mismo ang unang magpaparamdam sa iyo ka-inspired. Dala ng curiosity at hindi mo ipinapakitang masyado kang nilis sa kanya sapagkat nagno-contact ka sa mga panahon na binibigyan mo siya ng oras ka-inspired sa sarili niya. Parehas pa kayo nag-i-improve. Parehas pa kayo nagiging productive. Yun nga lang, kailangan matatag ka upang ang lalaki ang unang manghina at maging marupok at siyang unang mag-response at magparamdam sa'yo ka-inspired. At sa mga ganong bagay, ay mas lalo siyang mababalo sa'yo. Hahanap-hanapin niya ang isang tulad mo ka-inspired. Tipong ma-obsess siya sa'yo sapagkat utak ang talagang tinitira mo sa kanyang kahinaan ng isang lalaki. Sa kakaisip niya sa'yo, kung gustuhin niya ka-inspired na hindi ka lang makausap sa call, mangangarap siya na makasama ka ulit sa lalong madaling panahon. Yes, mga ka-inspired. Kala nyo ba mas maganda yung hinihigpatin niya yung partner nyo? Na para hindi siya tumingin sa iba, para ikaw lang ang mahalin niya. Hindi yan, huwag masyadong mahigpit. Kapag niluwagan niyo siya ng medyo katamtaman lang at binigyan siya ng panahon sa sarili niya, hindi niyo mo alam ka-inspired, mas lalo ka pa niyang mamahalin. Sapagkat isip-isipin ka niya, kakamustahin ka niya agad, lalo na yung mga lalaking mapagmahal, sa'yo lang sila mababalo ka-inspired. At ang panglimang dapat gawin ka-inspired o laging dapat gawin upang sa'yo lang mabaliw ang lalaking mahal mo, ang isang lalaki is, lagi niyong isama sa panalangin niyo ang tungkol sa inyong relasyon. Opo, mag-inspired, kailangan lahat kayo na nanonood sa akin ngayon, ilang libo man kayo, ka-inspired, sa lahat ng may karelasyon dyan, asawa mo man yan o boyfriend mo pa lang, lagi kayong manalangin at lagi mo rin siyang yayain na manalangin at mag-pray sa Ama, sa Panginoong Diyos upang inspired gabayan kayo ng Panginoong Diyos sa inyong relasyon. Huwag kayong umasa lamang sa inyong galing, sa talino, sa inyong damdamin at sa kapalaran ninyo sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng lahat pati na ang mangyayari sa inyo bukas o kung magkakatuluyan ba talaga kayo o hindi. Ngunit, kung lalapit ka lagi sa Diyos at mananalangin ka hindi lang iyo kundi pareho kayong dalawa, ay mas magiging maganda, sigurado, tiyak at matatag ang inyong relasyon hanggang sa dulo o sa inyong future ka-inspired. Dahil merong Diyos na tumitingin, gumagabay sa inyo, tumatawag kasi kayo lagi sa Diyos Ama ka-inspired, sa Panginoong Diyos. Alam nyo mga ka-inspired, ang Diyos, alam niya ang kapalaran mo, ang kapalaran nyo ng partner mo, alam ng Diyos yan.
Anong gusto niya? Lumapit kayo sa kanya. Tumawag kayo sa kanya. Hinihintay kayo ng Diyos. Anong gusto niyo ang Diyos pang lumapit sa inyo? Para magkaroon kayo ng masayang relasyon? Para magkaroon kayo ng forever? Para mahanap niyo ang soulmate niyo? Para bumalik ang ex niyo? Para mas mabaliw sa'yo at mahalin ka pa ng partner mo? Para maging matatag kayo at hindi ka niya lokohin? Kayo ang lumapit sa Diyos kay Inspired upang ang inyong relasyon gabayan niya. Hihingi niyo sa Panginoong Diyos ng lakas at talaga namang maging tapat kayo sa isa. Ilayo kayo sa tukso, sa mga masasamang gawain. Ilayo kayo sa mga kahalayan. Ilayo kayo sa mga masasamang tao na pwedeng sumira sa inyong relasyon upang patuloy kanyang mahalin at maging matatag kayo. At ang lalaki ay sa'yo lang mababayo sapagkat kapag ang Diyos ay talagang kumilos para sa inyo, ikaw lang ang mamahalin ng lalaking mahal mo at siya lang, at sigurado ako doon, ang mamahalin mo. So mga Kingsport, yun lang po. No? Maraming salamat mga Kingsport sa pagtapos ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga Kingsport at click yun na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga Kingsport at mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko kayo at muli, be inspired!